Hello, what's up everyone? Thank you so much for watching and welcome back again to my channel. Good job, bro. So guys, alright, so for today guys, samahan nyo ako guys na panoorin itong bagong release na video ni Sir Bobbin Lim. So guys, ito yung response ni Sir Bobbin Lim sa mga supporters ni Mariano G dun sa first na pinost niya about Mariano, dun sa mga nagre-request na bakit daw hindi kunin ni Sir Bobbin Lim, which is one of the producer din guys, and may mga talent din siya guys na talagang tinutulungan din talaga para makilala yung pangalan. So ang daming nagre-request sa kanya, kaya gumawa siya ng isang content na parang reaction niya dun sa mga nagre-request sa kanya. And yun guys, napanood natin yung video na yon, and ang daming mga supporters ni Mariano talaga na nag-comment dun sa video na yon. Kaya ito guys, ito yung response ni Sir Bobbin Lim dun sa mga supporters na talagang nag-embrace dun sa video na ginawa niya. So guys, let's see kung ano yung mga sinabi ni Sir Bobbin Lim dito. So with the title guys na Bobbin Lim na bigla sa mga supporters ni Mariano G. So guys, there you go, samahan niyo po akong manood nito. So without your further ado guys, tara, let's watch this video guys. So here you go, come on, so let's play. Alright. This is Sir Bobbin Lim guys. Biruin nyo, halos 10,000 na COVID cases ang naitala ngayong araw lang na to. In a single day, 10,000 kaagad. Kaya nakakatakot lumabas. Kaya lately rin, hindi rin kami makapag-record dito sa studio, so hindi muna ako nagpapapunta dito. Kasi nga nakakatakot. And kailangan natin mag-ingat. And yun nga, wala nga sana akong mga uploads, pero kanina, habang inaantay ko yung si wifey na sa sasakyan, pinanood ko ulit yung, or binasa ko ulit yung ibang mga comments. Kasi ang dami ulit, ang daming bagong comments kanina. And then, so guys, dun sa mga hindi pa nakakapanood, ayan, you can visit Sir Bobbin Lim channel and panoorin nyo yung mga sinabi niya guys. So I can put yung link ni Sir Bobbin Lim sa ating description box po. So parang bugso ng damdamin. Eh lagi kasi ako may dalang camera, kahit saan ako pumunta. Kinuha ko yung camera, tapos yun, hindi ko na napigilan. So ito yun. Okay, so there you go, guys. Nakakabigla lang talaga yung mga pangyayari nito mga nakarang araw. Simula nung in-upload ko nga yung isang video na sinabi ko nga doon na nagkita na kami ni Mariano. Nabigla ako doon sa dami ng supporters niya. Sa dami ng comments. So nakita ko rin eh. Nabasa ko rin, guys. Eh. Sana daw, dito nga daw mapunta si Mariano sa akin, dito sa amin. And sana nga daw, magkita na kami ni Mariano. So, tingnan ko yung comments, grabe guys. Halos pinuyat niyo ako doon. Halos nabasa ko na lahat. No joke ha, pero kung meron man ako mga nakaligtaan siguro kanina yon, kasi nga may trabaho ako kanina. Wait lang guys, that's good thing guys, kasi good thing with Sir Bobbin Lim kasi talagang nakikinig siya, diba? Sobrang nagbabasa talaga siya ng comment and sobrang open siya sa mga supporters ni Mariano, parang ready talaga siya na makinig, and parang siguro tinitingnan niya kung ano yung mga magiging reactions ng mga supporters dun sa mga comments. Kasi guys, seriously ako, binasa ko rin talaga yung mga comments. Sobrang antagal ko talagang nagbabasa rin ng mga comments about sa request nila kay Sir Bobbin Lim, and syempre siguro ito parang response dun sa mga supporters na nag-request talaga. So sobrang respect with Sir Bobbin Lim for doing this video guys, kasi ibig sabihin mayroon siyang pakialam sa ating mga supporters ni Mariano guys, diba? So which is salute kay Sir Bobbin Lim for doing this another video guys para sagutin yung mga questions natin or yung mga ibang tanong ng mga supporters na nandun guys. So there you go guys, let's play again. Manina. And halos sa 1,000 na nag-comment, yun ang sinasabi nila. Na sana nga daw,
mapunta na si Mariano dito para may pagpatuloy na niya yung nasimulan niya. At yun nga, para matulungan. Ano yung pakiramdam ko? Binabasa ko yun. Saka yung dami nung talagang support pressure kay Mariano. Naka-overwhelmed. Oh yeah, it's overwhelming guys, diba? Yung pakiramdam na mapapaisip ka na lang. At the same time, it's bakit ako? Pressure bakit dito? With Sir Bob and Ding Ben, diba? Pero, doon na rin pumasok sa isip ko na ano, siguro nga, nakita nyo din yung talagang ginagawa namin dito sa studio. And yes, baka nakita nyo rin na kaya nga naman talaga. And baka dito nga talaga magkaroon ng panibagong pagkakataon or panibagong bukas, panibagong mga kasama, panibagong samahan si Mariano. At sabi ko nga doon sa video ko na yun, hindi ko naman sinasarado yung pintuan. Pero yun nga lang kasi, meron pang issue. Nakakatakot din kasi pumasok sa isang bagay kung meron pang hindi tapos. Tama. Parang sa isang wait lang guys, kasi baka makalimutan natin yung sasabihin natin. Tama yun guys, for us kasi guys, sa mga supporters ni Mariano, di ba? Tayo gusto nating mapunta si Mariano sa maayos na ano na kakalagyan niya. So gusto natin, syempre nami-miss na natin si Mariano. Ako personally guys, ako kasi nag-start ako ng reaction video with Mariano talaga, kaya sobrang nami-miss ko na yung mga song cover na pinoproduce na ginagawa niya. And with what happened niya right now guys, is parang we're waiting kung hanggang kailan tayo maghihintay ulit na mapanood natin si Idol Mariano guys. Pero with the situations nga guys, kasi parang yung SY is naglabas na parang pumayag si SY na pirmahan na lang ni Mariano yung termination niya para wala nang pananagutan ang SY. Kung pipirmahan ni Mariano yun guys, hindi rin kasi basta-basta na pwedeng kunin agad ni Sir Bob and Dim si Mariano, kasi it has process guys. Disclaimer guys, I'm not a lawyer. Pero pagdating sa mga ganun, may proseso rin kasing may proseso rin na pinagdadaanan. Siyempre, with Sir Bobbin Lim, siguro hindi ganun kabilis, may mga proseso rin. So, disclaimer, correct me if I'm wrong sa mga lawyers po, na talagang may proseso talaga, hindi porket nag-end na yung contract mo with this company, parang pwede ka nang agad-agad pumasok with this with another company. So may proseso pa, ang alam ko kasi parang may certain durations kung how long bago ka makapasok with other company. So I don't know guys, I'm not sure. Disclaimer guys, hindi ko sure po yan. So ipaubayan natin with Sir Bobbin Lim kung ano yung proseso na mangyayari. And syempre ayaw din naman niya na habulin ng SY Talent, baka kasi magkaroon ng conflict with SY Talent and with Bobbin Lim, di ba? So kaya let's see guys kung ano mangyayari. So ito guys, that's my personal opinion lang naman guys. So ito guys, start ulit natin. Parang sa isang relationship lang yan eh, mahirap ang love triangle. Napakahirap nun, hindi mo alam kung ikaw yung magiging masaya or ikaw yung magiging malungkot. Parang sa ganito, ito kasi ayaw ko mabahiran itong hilig ko sa music, itong passion ko sa music ng problema. Kasi itong music, ito yung nagbibigay sa akin ng lakas ng loob. Ito yung nagtatanggal ng stress ko, nagtatanggal ng pagod ko. Kaya ayaw ko mabahiran ito ng problema na siya yung magiging hate ko na yung music ng dahil doon. Kaya ako sobrang nag-iingat din ako. Kaya nga sabi ko, di ba, ayaw ko ng kontrata. Ayaw ko ng may nakatali. Ayoko nung may aalis pero hindi siya makaalis, tapos magiging magulo na yung lahat. Ayoko maging magulo, ayoko ng ganung bagay. Kasi ito, kaya ko to pinasok, itong music, kasi ito yung nagpapasaya sa akin eh. Ito yung nagbibigay sa akin ng lakas ng loob. Ito yung nagbigay sa akin ng break sa buhay. Ito yung nagbigay, kumbaga yung pangarap ko, dito nagkumpisa lahat. Hanggang sa nagkaroon na ako ng negosyo, dahil din sa music lahat yun. So, pinapangalagaan ko to, hindi dahil sa kagustuhan ko magkaroon ng maraming subscribers or maraming views. Ang importante sa akin, tumagal. Tumagal itong ginagawa ko hanggang habang buhay. Kaya kung may mga bagong dadating, may mga bago na tao. So, guys, sobrang genuine yung sinasabi ni Sir Bobbin with this message, guys. Ayaw ko pumasok sa isang bagay na may problema. Kung ano yung opinion niya with the situation, guys. Naglabas nga sila ng video na
parang mateterminate na yung contract niya. Si. So, updated din siya, di ba? So, ayan. Yun, itatanong ko din yun sa lawyer. That's my point, guys. Kumbaga parang ano na rin eh. Siyempre, naging curious na rin ako. At saka siya, yung dalawang kapatid ko kasi, eh, abogado rin naman. So, meron akong mapagtatanungan about doon. That's the safest. So, yun, tatanungin ko yung mga kapatid ko about doon, kung ano yung opinion nila. Yun nga eh, di ba? Kung may kapatid akong, may mga kapatid akong abogado, bakit nga ba wala akong kontrata sa mga taong nakakasama ko, lalo dito sa studio? Sinuggest na rin nila sa akin yun, pero nung sinabi ko sa kanila yung opinion ko, parang sabi nila, parang mas okay ngayon. Kasi dito, pinapagana natin dito, passion eh. Importante yung passion, importante yung pangarap, importante gusto mo yung ginagawa mo. Dito ang panghahawakan talaga namin, dito ang pinanghahawakan lang talaga namin dito is pangarap lang. Good thing with Sir Bobin Lim, guys, diba? Kasi ang gusto niya is passion lang, walang contract. So, parang in a positive way with that case, guys. Parang doon mo talaga makikita yung talagang yung passion niya sa music, diba? Kung talagang gusto mo or kung gusto talagang mahal mo yung music, gagawin mo yung trabaho mo without contract eh. So, ayun yung gustong sabihin ni Sir Bobin na hindi niya kailangan ng contract. Ang gusto niya talaga is yung passion ng tao. Talagang gusto mo kumanta, kung talagang gusto, kung talagang hilig mo ang music, gawin mo to. Kasi kung may kontrata, parang magiging way yun na parang mapipilitin ka lang or parang it's a responsibility. Guys, diba? So, iba kasi yung responsibility na gagawin mo dun sa passion na talagang gusto mong gawin. So, I think yun yung purpose ng ginagawa ni Sir Bobin kung bakit hindi siya, kung bakit wala siyang contract. So, I'm just saying that, guys, ha? Sorry. Lang. Yung passion lang. Kasi kung artist ka, hindi ka po pwedeng ikulong sa isang bagay eh. Kasi medyo malikot kasi yung isip natin. Hindi tayo kagaya ng iba na okay na dito, okay na dyan, nakafocus ka na lang dito sa isang bagay na to. Kung artist ka kasi, minsan kailangan mo ng ibang outlet eh para mapagana mo itong ginagawa mo sa music. Hindi po pwedeng tuloy-tuloy ka na lang dyan. Kasi pag na-boring, na-bored ka na dyan, lulungkot ka. Tama. So dapat pag na-bored ka dyan sa ginagawa mo, pwede ka pang gumawa ng ibang bagay. Kaya nga ako dito sa channel ko, makikita niyo dito, sari-sari yung mga nagiging content. Minsan nag-woodworking ako, nagbi-video. So ang dami po pwedeng gawin ng isang tao talaga. Pero kung itatali mo siya sa isang bagay lang, medyo mahirap yun. Hindi siya magiging productive para sa akin. So hindi ko naman kinokontra yung sa SY, ano? Kasi syempre may kanya-kanya naman tayong mga bagay na ginagawa. May mga kanya-kanya tayong paniniwala. So yung sa kanila, strategy nila yun eh. Ako ito yung sarili kong strategy to. Sarili ko tong pananaw. So magkaiba pa rin. So kaya kung mapupunta sa amin si Mariano, tatanungin ko pa rin yung mga kasama ko, syempre. Iba pa rin na yung opinion namin is magtutugma-tugma or yung mga decision namin. Kahit na kanyo, ako yung may-ari ng studio, syempre may mga tao pa rin akong nakakasama dito. Especially, syempre, yung mga artist na nakakasama natin dito. At saka syempre yung asawa ko. Siya yung number one talaga na kasama ko sa decision-making dito. Hindi po pwedeng ako lang. Kasi minsan, ayun na, tumatawag na siya kasi nag-grocery siya kaya nandito ako sa sakyan. Ibang klase talaga itong si Mariano, no? Grabe yung nagawa niya sa mundo ng YouTube. Correct, sir. Yung tama, support ng tao sa kanya, napaka-solid talaga. Kaya, alam mo yung pakiramdam na nakaka-pressure. Na, correct, yan. Kumbaga, correct. Wala naman talaga akong plano na, kumbaga, or hindi ko man lang naisip na makasama nga itong si Mariano dito sa mga ginagawa ko sa music kasi nga alam ko nasa SY na siya. Pero dahil dun sa mga comments nyo, dun sa support nyo para sa kanya, parang biglang may dalawang isip, di ba? Gumanon sa isip ko na ano, bakit hindi mo subukan? Bakit ka natatakot? Ganun. Siyempre nakaka-pressure na eh. Sa dami na ng minsan ganun siguro talaga, no? Medyo nakakakaba. Pero kahit gustong-gusto mo na isang bagay, parang
pero sa dami nga nang nagsumusuporta, sa dami na nagsasabi na yon, paano ko ba sasabihin sa inyo? Tsaka, paano ko sisimulan? Saan ba ako magsisimula? Pero marami na rin nag-message sa akin na tutulong daw sila na mag-meet nga kami ni Mariano. And pero paano? Kahit siya hindi saan niya alam kung paano mag-start, guys, di ba? Pero yun nga kasi nga may proseso, guys. Talaga, ang hirap ng simula. And pero pag nandiyan sa ngayon kasi is may hindi pa tapos na okay na kayo sa isa't isa. May hindi pa tapos si Mariano sa kabila ay kaya tuloy na lang na hindi niyo na namamalayan kung paano oras paano na, i-start. Nagagawa niyo na pala yung mga ganitong bagay. Pero kung sakali man na magkakasama nga kami ni Mariano dito, hindi lang kami. Marami pa. Kasi ako sobrang open tong pintuan ng studio para sa ibang mga artist pa na hindi pa nadidiscover. Kasi para sa akin, yung talent na binigay sa atin ng Diyos, sayang yan kung hindi natin gagamitin. Baka mamaya yan din yung magbibigay sa atin ng panibagong bukas or mag-aahon sa iba sa kahirapan. Kaya ako talagang pinipilit ko na makahanap pa namang ibang artist na may talent. Kailangan ng siguro ng ano, nang mabigyan sila ng lakas ng loob, mabigyan ng break. And ito, lahat ng ginagawa ko na to, hindi ko to pinlano. Pero dumating na lang yung time na kailangan ko na palang lagyan ng plano. Kasi hindi po pwedeng go with the flow na lang. Kailangan may plano na siya kasi ang nakasalalay na dito, hindi lang naman yung pangarap ko, yung kagustuhan ko, yung passion ko. Nakasalalay din dito yung magiging buhay ng mga kasama ko. Galing niyo, sir. Buti na nga lang nandyan yung mga sumusuporta sa akin. Especially asawa ko, yung nanay, tatay ko, mga kapatid ko. Bayaw ko, lahat. Buong pamilya. Sobra yung suporta nila sa akin. And nagpapasalamat din ako doon sa mga client namin na patuloy na talagang tumatangkilik doon sa services namin sa Brain Freeze Multimedia. Kasi yun yung talagang ano, pinagkukunan ko ng mga nagagamit natin dito. Kaya nakapagpupundar ako dito sa studio nang dahil din dun sa Brain Freeze Multimedia. Kaya hanggat tinatangkilik nyo po itong Brain Freeze Multimedia, mas marami pa siguro tayong matutulungan din na mga artist. Ako kasi, napagdaanan ko na yung gusto ko sa music eh. Kaya gusto ko rin i-share yun sa iba. Gusto kong yung pangarap din naman nila yung matupad. Basta, kung ano man yung mga mangyayari. Parang naguguluhan din si Sir Bagong Dim ngayon. Hindi ko masabi talaga eh. Ang hirap magsalita ng tapos. Yes, guys. Hanggat hindi napifix ni Mariano yung problem niya with SY, guys. Lord, hindi siya makapag-decide talaga. Tatanggapin ko yon. Para sa akin, malaking bagay na i-meet ko si Mariano. Makapagkwentuhan man lang kami. Okay na yun. Basta ang importante dito, maging maayos yung sitwasyon niya. Maging maayos yung nangyayari sa kanya. Di baling hindi siya mapunta sa akin. Basta maging maayos lahat yun sa kanya. Yun lang. Nice. Hindi ko naman pinapangarap na mapunta siya sa akin tapos may problema pa. Hindi yun yung ano natin dito eh. Kaya maraming salamat talaga sa mga sumusuporta and tignan na lang natin kung ano yung mga susunod na mangyayari. Alright. And maraming salamat and God bless sa inyo lahat. So maraming salamat dun sa mga gumawa ng videos. Sobra akong na-touch dun. Okay lang yun na ginamit nyo yung videos ko. Walang problema sa akin. Thank you sir for allowing us to use your video. Hindi nyo ginagamit sa masama. Okay lang yun. Walang problema dun. Free kayo na gamitin yan. And maraming salamat talaga. Hindi ko ma-express yung nararamdaman ko. Siguro, express ko na lang to pag gagawin na natin yung mga bagay-bagay. At sana, hindi ako nangangako. Sana. Nice. So, there you go, guys. Come on. Alright. So, ako, guys, for my personal thoughts about sa comments ni Sir Babin,
guys, big respect with Sir Bobbin for doing this content, guys. Ito yung ito yung sagot niya para sa atin, sa mga supporters ni Mariano na nagre-request na sana mapunta sa kanya si Mariano. But anyway nga guys, yun nga, may mga proseso dapat pagdaanan, and until now kasi hindi pa tapos yung issue with Mariano with SY, so hindi pa rin siya makapag-decide guys talaga hanggang ngayon. Pero ako guys, sobrang looking forward ako na sana mapunta with Sir Bobbin Lim si Mariano kung talagang hindi na siya babalik ng SY, and kung talagang walang magiging problem with both parties guys, kasi syempre ako, namimiss na natin si Idol na talaga makapag-produce, and I think this is the ito rin yung chance ni Mariano na parang mas ma-develop pa with other handler or other producers. Alay natin guys, di ba, mas mag-improve si Mariano with this. Pero sobrang looking forward ako na sana talaga makita ni Mariano kung saan talaga yung way niya, and sana makapag-decide din siya kung ano yung gusto niya talaga guys. So ito talaga yung dapat nating abangan, kung magkikita sila Sir Bobbin Lim and Sir Mariano, and kung ano yung mangyayari with contract dun sa termination, or kung babalik pa ba si Mariano with SY. Pero kung saan man siya mag-stay guys, dun pa rin tayo, susuportahan pa rin natin yung ating idol na si Mariano. So there you go guys, maraming salamat, thank you so much for joining to this another video guys, and this is my own opinion guys. So hope respect kung anong magiging decision ng bawat isa, both parties guys. So maraming salamat once again. And guys, for those who haven't yet connected with our channel guys, so please don't forget to click my red subscribe button and please hit my notification bell so you'll be notified for our next video guys. So once again guys, thank you so much and see you on our next video. Bye everyone. Thank you so much guys for watching, and please don't forget to hit the subscribe button to my channel. Good job, Blow! Block! Boom, boom! Cajablo, cajablo, block, 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 boom, boom, cajablo, cajablo, 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 block, 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 boom, 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 cajablo, 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 block, boom, boom.